Ano ba ang mabisang paraan? Nagkakabulul-bulul ako. Ano ba ang mabisang paraan para itong mga government officials natin ay magtrabaho ng tama, napapanahon, at mabilis? Okay? Yun ang kailangan sa government service eh. Mabilis, tama, at napapanahon. Ngayon, ang problema ay ito. Nabasa ko to sa post ng ating kaibigang si Rose Morada. Ang sinasabi niya, worried siya dun sa poste. Ayan, tabingi na yung poste. Baka may babaksakan, may mamatay. O, ganyan ang nangyayari sa mga barangay natin, sa mga road natin, lalo na dyan sa MacArthur, papuntang Bulacan, papuntang Maynila, baku-baku na. Mukhang sinasadya ata na hindi gawin ng ating gobyerno dahil ang pinapaboran, pagsira ang karsada ng MacArthur, sandaraan yung mga tao, di dun ho sa may bayad. Okay? Magbabayad ka pa. Samantalang libre sa MacArthur. Ganun din ho dito sa posting to. Nakamamatay itong poste at mapapansin mo rito, may nagre-reklamo din na yung pagawaing bayan din, mali-mali kasi maingay daw. Ayan, no? Maingay yung inilagay na pantabing doon sa butas pag nadaanan ng truck, ng tricycle, ng jeep. Maingay, hindi makatulog yung mag-asawa. Anong dapat gawin? Ha? So, ang ginagawa ng iba sa atin, nagpo-post tayo sa Facebook para humingi ng tulong doon sa kinaukulan. Ako, sinasabi ko sa inyo, mas mabisa ho yung paraan na sumulat kayo sa government officials na involved. Okay, paano sir sumulat? Ako hindi ako nakikipag-usap eh. Kahit sa pulis, kahit sa barangay, hindi ako nakikipag-usap. Kasi sa sobrang dami na ginagawa nila, pag kinausap mo yan, sasabihin lang siya, sige gagawin ko, pero hindi nila magagawa kasi makakalimutan nila. So the best thing is sumulat ka. Katulad nitong nasa picture na to, kunan mo na picture. Tutan, nakuna na ng picture. Ayan. I-print mo, tapos dun sa back page niya, gumawa kang letter. So, ito yung tamang paggawa o proseso ng letter. Papakita ko sa inyo. Bigyan nyo lang ako ng ilang segundo dahil ilalagay ko sa screen yung dapat hunin yung gawin. Ayan. So, pag ganito ho, napaka-effective itong ginagawa ko to kasi ginagamit ko to sa BIR, sir, mga bossing kong minamahal. At ang BIR ho, pag ginamitan nyo ho nitong technique na to, kahit anong government agency, gamitan nyo ng technique na to, ay kumikilos ho. At wala pa ho. Ayan, andi dyan si Anthony. Siya magpapatunay, tinanggalan siya ng tubig. Wala pang isang araw, ibinalik na yung tubig niya because sumulat siya. Okay? At nalaman niya na effective ito. So, number one ho ninyong gagawin is magre-request kayo for immediate action. Yan ho yung isusulat nyo. So, parireceive nyo ho yan. Halimbawa, sa office ni Mayor, sa Ombudsman, sa Civil Service Commission, sa Anti-Red Tape Authority. Yan ho yung idagdag na rin natin yung Office of the President. Request for immediate action. Kailangan may demand. Yung pagsasalita, kakalibitin mo yung barangay chairman, kakalibitin mo yung mayor, hindi ho yun yung tamang pamamaraan. O magpo-post ka sa social media, may ganitong nangyari, public opinion ho yung kinukuha nyo ho ron eh. O kaya public persecution ang ginukuha nyo. Hinuhumiliate nyo yung tao. Hindi. Maaring sinasite nyo kung ano yung danger. Dahil concerned kayo sa public safety, public order, public health. Ayan. Yan ho yung mga tawag na nasabi nating reason na pwede nyo gamitin. Now, pag sumulat ho kayo, ang sabi ng batas, required ho silang sumagot. Ayan. At meron silang 3 araw para sumagot. Pero pag nagkipag-usap kayo sa kanila, wala silang gagawin because wala sa batas, nasasagot sila sa daldal. At yung daldal nila ay hindi official.
Pero pag sumulat ka, yung pagsulat nila pabalik sa iyo ay official. E paano sir kung ayaw nilang sumagot? O di susunod ka. Ito yung susunod na gagawin. Gagawa ka ng letter after 2 days, ha? After 2 days na ikaw ay sumulat sa kanila, na-receive na nila. Halimbawa, na-receive ito ng January 1. For example, ay, sa January 2, sa January 3, naka 2 days na, gawa ka ng second warning against non-feasance. Mabigat ho yung word na non-feasance kasi pwede hong makulong yung revenue officer na naman. Yung limbawa, katulad nito, poste. Huwag ho kayong pumunta doon at magalit. Sumulat kayo na second warning against non-feasance. Minawarningan mo yung lalo na yung chief ng engineering ng LGU, local government, o yung barangay chairman mo, winawarningan mo, o yung mayor, winawarningan mo, pwede mo warningan kahit sino. Kasi binagbabayad ka ng tax eh. So may karapatan ka na warningan silang lahat. At hindi ho masama o bawal ang magbigay ng warning. Basta't ho na nakasulat at legal ho yung pagwa-warning nyo. Kasi nagbigay na kayo ng request for immediate action, yung number one. So magwa-warning kayo ngayon. Second warning against non-peasants. Yan ho yung gagawin nyo, sir. Ah, yung content niyan, pahihiramin ko na lang ho kayo ng mga templates para ho yung mga government official umaksyon. So kung hindi pa ho kumilos, bibigyan nyo lang ho siya ng isang araw. Ayan, sir, isang araw lang. Kumilos ka na, bigyan kitang isang araw or 24 hours, sasabihin mo. Yung pangatlo, gagawa ka ngayon ng ito ho. Kung ayaw kumilos pa rin, red alert before complaining. O sinasabi mo na magko-complain ka. O, at sinabi mo na rin kung saan ka magko-complain. Anti-red tape authority, Civil Service Commission, sa Office of the President, sa Ombudsman. Yan ho yung mga government agency na merong jurisdiction sa mga hindi nagtatrabahong government employees. So pag hindi pa sila, so 4 days lang hintayin nyo eh. So, hindi sila nagtrabaho within 24 hours, mag-complaint na ho kayo. Ganun ho yung tamang paraan. Hindi yung makikip, oy, tulungan mo ako, yung poste babaksak na. Hindi ho ganun. Gagawa ho kayo ng tatlong letter sunod-sunod. So, ano ho yung mga batas niya gagamitin ninyo? Napakasimple lang, sir. Nasa internet na. Number one ho ninyan, ito pong 1987 Administrative Code. O yan, executive ano yan eh, executive order 392. Download nyo, libre naman ho yan sa website. Susunod ho, ito hong Republic Act 6713. Bawal na bawal ho na hindi sumagot yung mga government employees natin katulad ng kagawad, barangay, city engineer, city architect, city accountant, yan, mga mayor, governor, wala hong panalo yan sa taxpayer o sa inyo kung tama ho yung process nyo. Okay, hindi ko sinasabi na mali ang process na pag ipopos ho ninyo yung problem ng komunidad ninyo at tatawagan ho nyo yung mga government officials nyo. Hindi ko sinasabing mali. Ayun ho yung paraan ninyo eh. Nire-respeto ko ho yung opinion nyo. Sinasabi ko, ito ho yung legal na paraan para ho umaksyon. At saka pwede ho kayong humingi ng danyos financially sa mga government officials na hindi susunod sa letter nyo. At ito, isa pa hong pwede ho yung gamitin, ito pong Republic Act 11032, Ease of Doing Business, at saka yung 1987 Philippine Constitution na lagi ko pong ginagamit kapag ako po ay humihingi ng response or ng immediate action sa mga government officials. Mainam din ho ito na gamitin ninyo pagdating ho sa mga problema ninyo sa Cooperative Development Authority, sa Department of Trade and Industry, sa Bureau of Internal Revenue. Napaka-effective ho. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.